Hello po, mga guys. Magandang araw, gabi, saan man po kayo naroroon. Ngayon po, mga guys, ipapakita ko po sa inyo, pumunta po ako ng yung grocery. Kasi namili po ako doon na total is 12 euro. And 16 cents. Kaya ginawa ko po ito, guys, kasi marami pong nagtatanong sa akin na ang daw yung euro currency, malaki daw yun kung ipalit sa ating pira sa Pilipinas. Sabi ko, oo, malaki, pero ang yung expensive of living are very high. Kaya kaming nandito, kailangan marunong kami mag-ekonomiya o mag-budget, kasi alam mo naman yung lahat naman tayo may maraming plano sa tuwing yung makatanggap tayo ng sweldo. Kailangan marunong tayong mag-budget, kasi kagaya namin dito na sa umaga trabaho, tapos pagbalik sa bahay, wala ka ng wala ka ng pahinga, puro ka na lang trabaho. Kaya ang ginagawa namin, mag-asawa, tuwing holiday, kasi dito may 5 weeks holiday in a year, so inaano naming dalawa na yung 5 weeks naming holiday sa isang year, magamit naming dalawa, magpahinga doon. Kaya kailangan marunong talaga mag-budget sa pera, kasi hindi ka makapunta kahit saan-saan kung hindi ka marunong mag-budget. Kasi dito sa pagkain lang, mahal po, mga guys. Kaya ito, example ko lang po ito, kasi nga yung yung may nagtanong ba na, gusto akong pumunta sa sa European na country kasi ang euro malaki. Sabi ko, hindi naman po ganun, kasi ang mga bilihin at saka yung bayarin mahal din. So na lang po yan sa kagaya ko, yung asawa ko, talaga priorities namin yung dapat saan gamitin ang pera. Kaya in the end of the year or yung around yung time na pwede na kaming mag-holiday, meron po kaming pera na pwede na kaming mag-holiday. Kasi kung wala kang pera, hindi ka rin makapag-holiday, so dito ka lang sa bahay. Kaya talaga kailangan prioritize mo talaga kung saan mo gagamitin yung pera mo. Oo, so ito, mga madam, ipapaliwanag ko po, guys. So ito, nagpunta po ako sa grocery. Ang ito lahat 12 euro at saka 16 cents. Oo. Tapos ito pero patatas po ito, mga madam. Oo. So 29 cents, tatlong piraso. Oo. Tapos nag-ano ako ng avocado, kasi kami po, kasi iba-iba naman ng way ng natin. Kami po, mahilig po kami sa sa prutas. Oo. Kasi simple sa isang araw, instead na kakain ka ng mga matatamis na mga biscuit, so ang ginagawa namin, kailangan may prutas kami. Kaya kung medyo gutom, so kuha ka na lang ng ng prutas, kung yung nabili namin sa sa grocery. So dalawang avocado, mga madam, is 2.83, dalawang piraso. Kinuha ko po ito dalawa-dalawa, kasi tig-isa po kami ng asawa ko. Oo. So ito naman, kamatis, tomatoes, 95 cents, dalawang piraso. Ang kilo po dito, mga guys, dito sa Finland,
4 euro and 20 cents isang kilo. So kinuha ko kasi dalawa lang man po kami. So tig-isa kami. So 95 cents sa euro. Tapos yung mandarin, dalawa din ang kinuha ko, 44 cents po. Oo. Ito, 44 cents. Tapos dalawang banana, paborito po namin banana. Kasi kung mag-takeout kami, dala-dala namin tubig at saka banana, oo. Yan, 40 cents. Dalawang piraso. Tapos, kaya pag mag-grocery po kami, kagaya nito, sale po ito, beef ground, ma-expire ng 10-1, so ngayon, na ngayon, 8, so may pa kami, mga 3 araw, so okay pa po ito, basta lutuin ka agad ngayon, oo. So ito, tingnan natin na 30% po ito discount. So ito ang isang ito is 3 euro and 39 cents. Tapos binawasan ng 30%, so naka-discount po ako ng 1 euro and 2 cents. Oo. Tapos itong beetroot, ito na lang lagi namin, very practical lang po ba sa pagkain. So, ang salad namin ngayon, kung lulutuin ko po ito ngayon, so ito beetroot, oo. So, ang nito is, €1.85 po ito. Oo. So ito magamit namin, makain namin ito mga 4 na beses tuwing kakain kami. So ito yung salad namin. Oo. So ito ngayon, guys. So kung isang kainan lang po ito. So paano na kung kakain tayo ng 3 times in a day tapos magkape pa tayo? Oo. Kaya mahal po dito. Kailangan marunong ka talaga mag-organize, mag-budget sa pira mo. Kung kagaya namin na mahilig po kami mag-travel, oo. Tapos pag kumakain din po sa labas, mahal po. Kasi kung pupunta ka sa sa Thai restaurant, halimbawa, depende po sa yung uorderin mo, ang pinakamura lang doon po is 11 euro, pinakamura na yan. Tapos, paano na yan kung yung mag-inom ka pa ng drinks? Kasi dito walang libre, lagi talaga plus-plus yan. So, let's say na pinakamura, magkain ka doon sa labas, yung 15 euro. Ito, tingnan mo, yung 15 euro, ikaw lang kakain mag-isa. Ito, 12 euro. Itong, grocery na kakainin namin ngayon is 12 euro 16. Oo. Tapos, ang advantages po sa 12 euro 16 cents, meron pa kaming yung parang kung magutom kami, may mga prutas pa kami, oo, during the day, oo. Tapos yung bigas ko pa, magamit ko pa po ito ng maraming bisis. Tapos yung salad ko, makain pa namin ito na 4 na bisis. So itong yung beef ground, makain pa namin ito ng 2 beses. Kaya, very advantages talaga na mag-grocery ka kasi two times mo pa yan makain. Tapos, may mga prutas ka pa. Mahal po dito, mga madam. Oo, kaya yung wag na, sa akin, hindi ko iniisip na
na ang currency malaki, kaya doon ako pupunta sa ano, European country. Hindi po ganun, mga madam. Ang yung iba alam nila yan, yung hindi po nakakaalam, ito po yung kaya ko pinapakita po sa inyo. Oo, kasi ano, yung mahal talaga pag Europe, kahit saan pa, yung mga madam na nanonood ngayon, alam nila yan. Oo, tapos yung ano, yung ito na nga, yung ano ko, yung mamili ko, pero hindi mo ito maluto, madam, kung wala kang mantika, wala kang uwil, wala kang mga ano yung ilagay mo dyan. Oo, kaya beside dito sa isang kainan ko na pamalingki ko, mag ano pa rin ako, mag grocery pa ako ng ano, ng once in a week, na nandoon na yung tubig, nandoon na yung oil, nandoon na yung mga garlic, mga onions. Oo, so mahal talaga dito. Tapos mga madam, ano, yung sana po yung hindi po nakakaalam na ano, yan po mahal. Kahit na sabihin niyo yung euro namin pagdating sa Pilipinas malaki, oo, pero isipin niyo po ang ano, yung expenses of living are very high talaga. Kaya kung marunong kang magtipid, yun, makapunta ka, makaholiday ka, tapos yun. Ako, kaya ako matipid ako, madam, kasi ano, pag magbisita ako sa Pilipinas, para bang sulit din yung pahinga natin, na makakain tayo ng yung hindi natin nakain dito sa Europe, dito sa Finland. Tapos magpunta tayo lahat kung saan-saan ang gusto natin ano puntahan, kasi alam mo naman, madam, sa Pilipinas, siyempre kung wala kang sasakyan, magrental ka ng car, pira, pira. So sa isang ano mo, sa isang taon mo na gi-save, parang ano lang yan, kung 2 weeks ka lang doon, yun. Oo, 2 weeks, depende kung ano yung mga activities mo doon during sa holiday mo. Oo, kaya mga madam, ito na lang po ang ano, yung paliwanag ko po sa doon ba na piliin daw nila ang ano, European, kasi euro ang pera malaki. Hindi po ganun, mahal po. Kahit saan po kayo mapapunta, depende po yun sa inyo, kung marunong kayong magtipid sa pera, at saka ano yung prioritize ninyo sa pera. Kaya ano, ako very ano lang, ito nga itong suot ko, madam, ano ito, kung bilhin mo sa talagang original na price, ano ito, 40 euro. Doon po ako lagi tumitingin sa sale. Yung unang tingin ko po nito is 12.95. Tapos ano, tingin-tingin lang, sabi ko mahal pa yan. Nung bumalik ako, nandoon pa rin 9 euro. Kinuha ko na, mga madam. Oo. Ganun po lang ano, kailangan ano, very ano ka lang talaga sa ano mo, yung kailangan marunong kang magdisiplina sa sarili mo kung saan mo gamitin yung pera mo. Oo. Para marami ka rin ano magamitan. So, mga madam, marami pong salamat. Ito lang po yung ano ko today, para maintindihan din yung sa iba na pwede kayong magpunta kahit saan-saan sa ano, iba-ibang country. Kasi ano, maganda nga yun na makapag-abroad kayo. Pero huwag, kung yung destiny nyo ay Japan, China o what, saan-saan man po yung ano, swerte ninyo sa pag-holiday, sa pag ano, punta, kung saan kayo makakuha ng trabaho, go na po kayo, mga madam, kasi magandang opportunities na po yan. Huwag na po kayong magpili. Oh, maraming salamat po, mga madam. Ito po yung ano ko, yung ano ko today, na pinakita ko lang po kung magkano ang ano dito, yung mga bibilihin. Maraming salamat po. Bye-bye.